dear Sheikh, Sheikh Labeeb Abdulrashid. Let us all welcome Sheikh Labeeb Abdulrashid to talk about HASAD and KIBR, the destroyer of the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, melihat beliau sesenang dengan Allah berbagi oleh Allah. Bila menghadapi, bila kemauan. Dan mahat yang lekat kebetulan sangatnya, mula sama-samaan dengan ating mga sarili, at mula sama-samaan dengan ating mga mabuhay. Sinuman ang kanyang pagbubayan, ay walang sino man ang makapag-endorse sa kanya. At sino man ang hindi niya pagbubayan, ay walang sino man ang makapagbigay ng isa. Ako sa saksi na walang Diyos na dapat sambahin, maliban kay Allah ang nag-iisa, ang walang nakambal. At ako rin ay sumasaksi na sa propeta Muhammad ay kanyang sugo at halimin. Magandang ng Allah, sinabi ng Allah sa kanyang mga kaalala sa dalang na Quran, na kung saan ating ipapangayan sa oras na ito, na kanyang sinabi, wala kang shirin marot ni maruha. Maalamin ang mga sa kanyang mga kaala, banya din sinuran na pakinggan itong sinabi ng mga ay nawagong muna at nararapat na tayo ay magpasalamat kay Allah at ipaglangin at isipin na ang pagdating natin sa lugar na ito ay isang tanda ng pagmamahal sa atin ng Allah. Tayo ay pinili ng Allah mula sa milyong-milyong mga tao at mula sa libu-libong mga Muslim upang makarating sa lugar na ito. Nandito, ito ay isa sa tanda ng pagmamahal at habag at awa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nangarito ng Allah, sa panahon natin ngayon ay halos na buhos sa atin ang lahat ng uri ng fitna. Ang lahat ng uri ng fitna, sakuna, tukso, o ano pa man. Fitna ng dunya, wa fitna ng sulpa, wa fitna ng umayam, wa fitna ng din. Lahat ito ay nabuhos sa atin. Sakuna, sa mga mundong bagay, o tukso ng mga makamundong bagay. Ganun din sa ating ngayon, na kung saan sa panahon natin ngayon ay napakaraming dawa, napakaraming nagpapahayag ko sa Islam, ngunit nagmangalan ng Islam lang ito. Hinalian ito ng duluhin upang nagaling ang mga tao at hindi kalaramdaman ng karamihan mga Muslim. Na kung saan, nararapat namin sa dalawang isang malamang talagayang Muslim na alam ni Kaya kung ano ang mga bagay na ito. Dahil dito sa nakikita natin sa sitwasyon ng Muslim ngayon, na kung saan marami ang naninigang ng mga mundong bagay, marami ang naninigang ng anumang mga nandito na nakakaraw sa mundong ito. Dahil dito, dahil sa mga pangyayari nito o dahil sa sitwasyon nito, nagsimitala o nagawa ang maraming organisasyon. Nagawa ang mga Islamic organisasyon para sa umma, para ayusin ang umma, bilang pagmamahal sa umma, bilang pagmamahal sa Islam, sa Rehman Islam, nagawa ang mga grupo nito. Nagawa ang ibang-ibang organisasyon sa pangalan ng Islam, sa pangalan ng dawa. Ngayon na laon ang mga alipin ng Allah, habang tumaraan ang panahon, habang tumatagal ang panahon, ay dumarami na rin ang pagkakaw at baka sa bawat organisasyon. Hindi lang sa bawat organisasyon, kundi pati na rin sa mundo ng bawat organisasyon, ay magkakaroon din ang pagkakaw at hindi pagkakaw na wala. MashaAllah. Masukong na ba? Balong na may dagawin na ilang miradyon. Dagawin natin sa ilpasan, binawin ang organisasyon na ito, nagdawa para makapagdawa. Linda para kay Allah sa kanawa ka alam. Ngunit na rin yan, hindi na para sa tao.
ang binuro na nagsusunutan kung paano ipatenta ang isang organisasyon, kung paano tulisan ang isang organisasyon, hanggang sa marunan sa tamang landas at sa tamang pamamaraan ng dawa na para talagas ng kanilang mataan. Yan ang malaking sakit na sa pangalan ng mga nangalap ng mga sa kanilang mataan. Saan ang dahilan? Sa panagalan ng saan ang dahilan? Bakit mo ka nagalapan? Kailangan na kailangan natin magalama. At nagiging sa mga Adam bilang pagbibigay ng respeto. Gusto na ni Adam
sa gabi, lahat ng manangin ay nagpapailalan ay alam. Illa Iblis. Maliban lamang kay Iblis. Aga ay nagpapailalan na nilalagi rin. Siya ay tumanggit, nagmataas sa kanyang sarili, at siya ay nakasama sa mga taong tumanggit. Siya ay nakasama sa mga taong tumanggit. Bakit sa iyong tanggap? Ano siya ng Iblis? Kalaktan yung nilitin, makalaktan yung nila. So, ang sinabi ni Satanas, ya Allah, o aking Diyos, ang aking Panginoon, paano ako nagtitigil alam kay Adam? Na si Adam ay nilikha mula sa lupa, mula sa puti. Makalaktan yung nila, at ako ay nilikha mula sa apoy. Nagtitigil ay mas mahina ng apoy kaysa sa putik na yan. So, paano magiging magpaano ng mga magpapakumbaga ang mula sa ako sa putik na yan na sa pinangamababang muling. Siya ay nagmataas. Nagpitin na si Satanas, alam niya na ngayon Diyos, ang Honda. Alam niya na siya ang nagmukha sa kanya. Alam niya na ang Honest na Manalataala ang duli at nag-iisang Panginoon. Ngayon nakita mo kung paano niya sumaliin ang Allah. Paano? Dahil sa pagmamataas. Kaya nga, nasasakang lugar ng kibab ay yung nabanggit ng mga masyarakat, batalong hak. Walang tinas. Batalong hak. Hindi tatanggap ng katotohanan. Alam niya na katotohanan kaya hindi niya tumatanggap. Dahil bakit? Dahil sa pagmamataas sa kanyang sarili. At ganoon na nangyari kay Satanas. Alam niya na ang nagbibha sa kanya ay ang Allah. Alam niya na siya ang papansarin ng Allah. Alam niya na lang na kalahay ng Allah sa lahat ng kanyang gustuin. Ngayon, hindi pa rin niya ito dinanggap. Eh, bakit? Dahil sa iba. Pagmamataas. At ang pagmamataas, mga rin ng mga sakayong mga taala, ay hindi pa nararamdaman ng karamihan sa ating mga gustuin. Lalo-lalo na sa bawat organisasyon. Isang napakagandang pagkakataon para sa akin na mamahalap ko ang mga mula sa iba't ibang organisasyon nang sa gawin ay magamit natin ang ating mga sarili. Sa akin, nung napaisip ako, nilagay ko ang aking presentation ng yung parang wala pala. So, ang sumabi sa isipan ko, anong simple? Kung ang lahat ng kaalaman patungkol sa KIBR, patungkol sa HASAD, patungkol sa ito man ito, mga uri nito, kung paano ganyan, walang simple, walang pagkukinan ng kaalaman kung hindi rin natin itong sinasagot. Saan kami nagkulang makalimit ng Allah? Marami sa atin ang may kaalaman. Marami sa atin ang may alam kung paano magdakwa, kung ano ang Islam, kung ano ang ganito. Pero saan tayo nagkulang? Hindi tayo nagkulang sa kaalaman. Nagkulang tayo sa pang-espiritual. Nagkulang tayo kung paano palakisin ang ating iman, ang ating pananampalataya. Dahil saan? Yun ang sasikapin natin. Na maramdaman natin sa mga oras na ito. Kung paano tayo magkakaroon, o paano natin ito malalaman sa ating mga sarili, sa ating kalungkawa? Dahil ang bawat isa sa ating dito ay nilikha ng Allah mula sa fitra ng fitra na tuwag o likas na kaluan ng isang tao ay nagugusto lang niya ang pagpuri sa kanya. Gusto niya na siya ay pinupuri. Gusto niya na siya ay na-acknowledge. Gusto niya na nakakalitig siya ng mga magagandang bagay ngayon ang katangian para sa kanya. At pag hindi niya natanggap ang isang bagay na yun, at pag hindi niya nakita ang bagay na yun, doon na magsisimula ang pagkakaroon ng iba. Doon na magsisimula na maraming naman ang isang tao ang pagmamataas sa kanyang sarili. Isa akong maalim, isa akong daya, isa akong kinalang daya, isa akong kinalang ng kaalaman, ngayon hindi nila ako tumarap, ngayon hindi nila ako nag-nalig, ngunit hindi nila ito nagsimulan. So, doon na nagsisimula ang iba. Sa marami pang dahilan na malipin ng Allah sa kanyang mga taala, na kung saan ang iba na malipin ng Allah, ang isa sa daan
May isa sa guma ng kibar, o yung nagtakarawagan, bakit nagtakaraw ng kibar? Ang daan, tungo sa kibar na ito, ay ang HASAD.